Good day mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. I hope na okay lang po kayo dyan. Happy Sunday po muli. It's ride day again. So tuwing Sunday lang po kasi tayo nakakapag-ride talaga dahil babad sa trabaho. Hapon na po tayo nakalabas dahil sa umaga ay nagbabantay po ako ng bata kahit na weekend po. Parang once a week na lang ako makapag-upload ng video dahil ang busy na po sa mga bata. Dati ay nakakapag-upload tayo twice a week, pero ngayon ay hindi na talaga kaya. Meron naman actually kami yaya sa anak namin, kaya lang gusto ko rin bigyan ng panahon ng aking mga anak na kasama sila, magipaglaro sa kanila. So ang pag-uusapan na lang po natin ngayong araw ay kung alin ba ang matimbang, motor ba o pamilya. So samahan niyo po ako ngayong araw at talakayin natin ang usapin na iyon. So maraming salamat po. Thank you. Nasa kawasan po tayo. Ito po ang kawasan, ang ilog galing Kawasan Falls. So shout out. So napakaganda. Pag high tide ito ay hanggang doon ang tubig sa yung may green na ano bang tawag yan. Ang nakaraang pinag-usapan po natin ay ano ba ang ligayang hatid ng pagmomotor. At ngayon naman ang pag-uusapan natin ay alin ba ang mas matimbang, pagmomotor ba o pamilya. So pag-usapan na po natin ang ating topic ngayong araw, kung alin ba ang mas mahigit, mas matimbang, pamilya ba o pagmomotor. Well, para sa akin, sobrang mahal, sobrang gusto ko talaga ang pagmomotor. Sobrang hilig ko talaga ang pagmomotor. Everyday, kating-kati ang kamay ko na, lalo na sa ganitong klaseng motor, kating-kati ang kamay ko na magpatakbo nito araw-araw. Kaya lang, sadyang may mga bagay na hindi talaga natin pwedeng gawain dahil katulad ng conflict sa trabaho, may pamilya tayo na obligasyon nating alagaan. So yun po, para sa akin ay pamilya talaga, especially mga bata, na maliliit pa po yung mga bata ko. Yung eldest ko po ay 10 years old at ang youngest ko po ay 1 year old pa. So talagang kailangan ng presensya ng magulang. Yung maliit na anak po namin na 1 taon po ay meron naman po siyang yaya. Kaya lang maghapon po nagbabantay yung yaya from morning to afternoon, mga alas 5. Kailangan ko ng palitan dahil working student po. Magsasagot pa po siya ng kanyang module and everything na sa classroom instruction niya. So pagkatapos po ng trabaho, alas 5 paglabas ko ng trabaho ay kailangan ko nang umuwi ng bahay upang palitan ang nagbabantay sa aking maliit na anak. O kahit na sobrang gusto natin magmotor araw-araw ay talagang hindi pwede dahil mas kailangan tayo ng ating pamilya, especially maliit pa yung mga bata. So yun po, para sa akin ay talagang mga bata, talagang pamilya ang mas matimbang. Anyway, ang motor nandyan lang naman yan. Anytime na bakante tayo ay pwede tayong sumampa, sumakay sa motor at patakbuin at i-enjoy. Pero pag conflict sa schedule ng ating trabaho at kailangan tayo ng mga bata ay pagbaliban na lamang.
sarap. Ang sarap. Ang sarap magpatakbo kay Z1. Sa Mualpual, Cebu na naman po tayo. At hanggang dito lang tayo mag-iikot dahil ito lang malapit na progressive na lugar dito sa South Cebu. At next dito ang Ronda ay parang katulad lang din doon sa amin na 4th class municipality. I don't know itong Mualbual, I think 3rd class ata ito. Malaki-laki ang income din ng Mualbual dahil sa tourism. Maraming mga turista ang pumupunta dito. Maraming mga turista ang bumibisita dito, especially nung wala pang nag-COVID. Ay kahit saan mo lang makikita dito ang mga turista naglalakad. Ang iba naka two-face lang, ganun ka liberated sila. So ang mga Pinoy dito, mga local dito ay nasanay na rin. Dahil nga ang Cebu ay napakalakas ng tourism, especially dito sa South Cebu. Sa Mualbual, sa Oslob, yung whale watching sa Oslob. Dito naman sa Mualbual ang mga dive spot, island hopping ay talagang binabalik-balikan nila dito. Ang iba nga ay dito na nanirahan. Ang iba ay dito na rin nagpamilya at napamahal sila sa lugar. Dahil lang dito po sa South Cebu, dito po sa Mualbual, or generally speaking sa South Cebu ay mababait ang mga tao. Very accommodating, as in Filipino style talaga na very accommodating. So itong 7-Eleven na pupuno to ng turista noon. Yung mga nagiinuman sa tabi. Itong lugar na ito dati, ang daming turista dito. Yung spot na yan, ang daming umiinom na turista. Ayun o, may turista. Maaga pa, umiinom na. Ang hilig nila sa alak natin dahil masarap daw ang alak natin. Ang alak nila ay I don't know. Hindi ko naman natikman, pero sabi nila masarap daw ang alak natin at mura pa. So ayun, aside doon, ang mga pagkain natin dito, ang mga lutong Pinoy ay masarap din daw. So kaya napamahal sila sa lugar na ito. Alon! Maalo na ang daan. Masarap mag-burst si Z1. Yun lang, very short lang yung highway dito sa amin, kaya hindi ko masyado na-enjoy. I hope na one day may biyahe natin siya ng Negros or Mindanao para mas lalo nating ma-enjoy ang Z1 dahil napakalapat ng mga kalsada doon. Uy, hirap magsalita. Malapad ang kalsada sa Mindanao, especially ang daang Davao to Cotabato. Ay, manok, nagsisuicide. Davao to Cotabato, Cotabato to Jensan. Ang sarap ng kalsada. Talagang magsasawa ka, pero hindi ka magsasawa sa ganda ng kalsada nito. Ang sarap dalhin ni Z1. Maraming nagtatanong pala sa atin kung mabigat ba talaga masyado si Z1. Especially yung may mga balak na bumili na motor na Z1 din. Ang sabi ko ay mabigat talaga siya pag nakapark. Pero the moment na nakatakbo na ay magaan na. Madali lang siyang i-flicker. Mga ganito-ganito. Magaan lang siya. Parang underbone lang ang dala mo pag in motion na siya. So ganun talaga.
Yung mga nagtanong po na bibili din daw po sila ng Z1, nagtanong sila about sa mga features nito. Well, very basic lang po. Ang meron lang sa kanya ay ABS lamang. Wala siyang mga traction control, wala siyang quick shifter, at yung iba pang mga riding aids na nakikita natin sa mga European bike. O kahit nga yung ZH2, mga auto blip, wala siya. Pero ang presyo nito ay sulit lamang. Nung kinuha ko po ito, ang presyo niya po ay 685. Ngayon ay 688 na ata. Hindi ko lang alam kung magkano ang installment nila nito. Dahil nung kinuha ko po ito ay kinash na po namin ni Mrs. upang hindi na kami bigyan ng sakit ng ulo sa monthly. So ayun, sa halagang 685 ay naka 1000cc ka na. Actually 1043cc ang displacement niya. And then yung front brake ay naka Brembo. Ang rear suspension ay Ohlins. So mga top brand po yun sa pagdating sa parte na motor. Pero other than that ay wala na po. Kanyang panel ay napaka basic, LED lamang. Akala ko nga nung kinuha ko ito is 2020. Sana nga ginawa na lang nilang katulad sa Z900 or ZH2 na color display na upang lalong gumanda. Pero wala, ito pa rin. I hope sa next na model ng Z1 ay mag-upgrade naman sila tulad ng MT09 na color display na ngayon. Pero ayun po, sa halaga niyang 685 ay sulit na sulit na. Very powerful bike. Napakaganda dito. Napakaganda ng lugar. Kayo po, pag nakapasyal po kayo ng South Cebu ay i-PM niyo po ako. Pwede ko po kayong samahan at mag-enjoy tayo sa pag-ride dito. Napakaganda mag-ride dito. Uy, sarap. Ang sarap paglaruan si Z1. Para bang bata na bago lang nagkamotor. Ganun ang pakiramdam. Ang sarap ng twisties dito. Medyo natututo na rin ako mag-banking at mag-counter steering. Sa mga susunod po na vlog ay pag-usapan po natin ang about sa counter steering. Masarap palang gawin. Bago ko lang din natutunan, pero madali pala, very very applicable sa pagmomotor. Mas madali mong makukuha ang corner na gusto mo. Yan o. Gusto mo siyang ipalin ay counter steering lang pala. Ang sikat ng araw.
left. Parang umiiyak si Ziwan. May kasalubong. Sarap. Ayun po mga kaibigan, wala naman tayong ibang mapag-usapan ngayon dahil yun lang naisip kong i-topic. So maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama sa akin ngayon at thank you very much po. Hanap po tayo ng malilim at mag-shoutout po tayo dahil may mga naipon-ipon ding shoutout. Maganda dito dahil presko ang hangin. At saglit lang ha. Kunin natin ang cellphone natin. So bago po natin tapusin ang ating video ito ay mag-shoutout po tayo sa mga nag-request po. Una po kay Sir Nino Doniel Besario, sabi niya. Shoutout boss. Sir Nino Doniel Besario, maraming salamat sir ha, sa pag-subscribe. Next po si Moto Laras, sabi niya, boss mamaw kaayo kaoy. So Moto Laras, sir dagan salamat sir. Amping pirmi. Si Moto Laras ay si Manata ito at bago lang lumabas nag PM sa akin. Boss Moto Laras, dagan salamat sir ha. Amping dia. Next si Zitro Moto Vlog, sabi niya po, ang ligayang hatid ng pagmumotor, makalaag tag bisan asa. Isa previous topic natin. So pa-request sir adto sa Enchanted Mountain dalaget. Sir Zitro Moto Vlog, dagan salamat sir, maraming salamat. Maingay ang sasakyan, dumadaan. Ang ganda ng lugar dito ah, parang nasa ibang bansa. Tingnan nyo po. So next po si Biyahe Tayo Pilipinas, sabi niya, laag dre sa Mabolo sir, RS Kanunay. Sige sir, pohon, makalugar ay bisita po ako dyan sa inyo sa Mabolo. Nasa Cebu City itong Mabolo. So Biyahe Tayo Pilipinas, dagan salamat sir ha. Next po si Jablib, sabi ni Jablib, pag mayroon na akong Z1 gagayahin kita sir. Sige sir, balitaan niyo po ko pag nakakuha ka ng Z1 at sasabayan kita. So samahan kita sa mga rides nyo at mag enjoy tayo. So maraming salamat Jablib. At next po si next po si Camilo Ditan, sabi niya, sir, pa-shoutout po Camilo Ditan from Dumanhog. Uy, Dumanhog, malapit lang dito rin sa South Cebu. Sabi niya, nakasabay po kita March 19, Friday night sa Barili Milk Station hanggang sa Construction Road area sa Azucena, Barili. Naka-sniper siya. So, sir Camilo Ditan, salamat sir ha at sa pagsuporta, sa pag-subscribe, dagan salamat sir. Padaanin natin yung sasakyan dahil maingay ang tunog ng kanilang tambutso. So next po si Saranillo Franz Louis, ang sabi niya, shout out sa next vlog master. Sir Saranillo Franz Louis, salamat sir ha sa pag-subscribe at shout out, ingat palagi dyan. At si Asking TV, sabi niya, swerte ni Baby Z1 o nakabisita sa Lapu-Lapu. Ito kasi yung previous natin na vlog na pagbisita natin ng Lapu-Lapu. So sunod po si Moto Laras pa rin. So sabi niya, shout out sa next vlog. So yun po lahat at maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po sa pagsama niyo po sa akin, sa mga nag-subscribe po, sa sumuporta po sa channel natin with my Z1. Thank you very much po sa inyong lahat. At
keep safe po palagi, ingat po palagi dahil ang COVID po ay tumataas na naman. Dito sa amin ay bahagya pa rin, bahagya na rin tumataas. I don't know sa Manila, parang magla-lockdown ata. So, ingat po kayo palagi. Keep safe po. Thank you. Paalam. Bye-bye.